Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon upang makapanayam ang aming coach na si Sean Guevara. Siya po ay graduate ng degree sa Bachelor of Science of Mechanical Engineering noong 1999. Nakapasok po siya ng board noong 2000. At hindi lang po yun. Noong 1999, siya po ang naghawak ng record ng Pilipinas. At naging bronze medalist po siya sa SEA Games. Tapos, at higit pa doon, national record holder siya in high jump pabing since 2005. At International Association in Athletics Federation, level 4 na siya sa pagiging coach. IC ang tawag doon, international coaches. Pwede na siya mag-coach sa ibang bansa. At hindi lang po siya magaling sa larangan ng sports. Siya po ngayon ay isang engineer at naging engineer sa Air Force of the Philippines. Siya po ay naging civil engineer doon. At at naging mechanical engineering. Actually po, nandito po siya sa tabi namin. At nandito, magsisimula nung po kami makipag-interview sa kanya. Nandito po si Coach. Coach, ano ba? Hello Coach, good morning. Ano bang naging dahilan? Bakit kayo sumali dito sa track and field, Coach? Dahilan? Grabe naman. Grabe sa tanong ah, dahilan. Tuloy kung dahilan ng pag-usapan. Marami siguro. Pero yung nag-start ako nung naglaro, accidentally lang kasi discover na ako na may ng coach ko ng high school. Siguro 1990 pa yon time na nag-start ako ng career ko as athletics. Pero ano lang, hindi serious yon. Parang ano lang, parang laro-laro lang. Laro-laro lang. May mga nakasama din po kayo ba ngayon na naging national team na din po? Ngayon? Na naging national team din? O baka yung tanong ko, kasama dati na naging national team? Opo, naging kasama niyo po nung dati. Opo, nung dati. Naglalaro po kayo na naging kasama niyo din po na national team. Oo, mayroon. Actually, marami. Yung kabatch ko dati nung ano, sa probinsya pa lang. Like si ano, si Jan Lusada, si Don Candelario, si Herrera, yung nag-London Olympics ngayon. Yun, kabats ko yun nung ano, college ko eh. Then, sabay kami ng ano, almost magkasabay ang pumasok dito sa national team. Sino po ba yung nakatulong sa inyo upang makapunta po kayo sa kinalalagyan po ninyo? Marami. Ano, maraming tumulong sa akin eh. So, una doon yung coach ko nung ano, nung high school. And then yung coach ko ng college. So sila yung malaking ano, malaking part. Bakit ako nandito? Alam ko naman na marami tayong inspirasyon, di ba? May iba't ibang inspirasyon. Pero itatanong natin kay coach kung sinong naging inspirasyon niya sa kanyang karir. Eh coach, ano ba yung sino ba naging inspirasyon mo para maging ganyan ka o bakit nandiyan ka? Inspirasyon? Eh, lahat naman tayo siguro may inspirasyon. Una sa lahat, experience mo sa buhay at saka kalagayan mo sa buhay naging inspirasyon ko. So, kasi hindi naman tayo pinanganak na ano eh. Family ko dati hindi naman pinanganak na, ano, na mayaman. Inborn kami yung nandun lang, katandaman ba? Nasa lahat yun ang naging inspirasyon ko. Hindi, pamilya ko talaga. Yun ang naging inspirasyon ko. Sigots ng yun. Eh, si Aaron, baka meron din mga, ano, gustong malaman sa, ano, na coach. Banat, ilang taon ka po, coach, na humawak ng record na sa high jump? Ilang taon? Actually, yung high jump record na break ko lang ng 2005. 2005, nag-start ako ng 1990, almost 15 years yung experience ko bago siya nag-break. Then, until now, 7 years ano, 2012, hindi pa nag-break. Galing! Sino pa?
sino ba coach yung talagang pinaka nagbigay sa iyo ng ang rason bakit mo ba't ka ngayon napunta sa lugar na to? Dito? Ang pasok sa national team? Ba't ang pasok? Kung yun? Opportunity. Pali pinili ko talaga magiging. After nung graduate ako ng college, pinili kong maging ano. Pinili ko na maging member ng national team. Kasi yun yung unang ano ko eh, yung dream ko. Naglaro pa ako mga pasok sa national team. Parang ano eh, tamang-tama, graduate ako nung college. Pag right after na nag-graduate ako, kumuha ko ng board exam. Right after kumuha ko ng board exam, sumasok na wala agad sa HR. At ano ba coach yung mga pwedeng benefits na makukuha natin sa ating paglalaro ng track and field? Pwede natin ibigay ng benefits sa ibang tao kung sakaling bigyan mo sila ng mga tips. With regard sa benefits, kasi ngayon part ako ng coaching staff ng national team elite. So, para ma-inspired siguro yung upcoming na gustong magiging national team. Yung benefits doon, una sa lahat, siyempre kalusugan natin. Pag involved ka sa sports, healthy ka. Yung health, kasi wealth na yun eh. And then, pag involved ka din sa sport, siyempre masaya yun. Ang dami mong kaibigan na makikilala, dami mong lugar na mapupuntahan, papalarin ka. And then, pagdating sa financial, pag nasa elite athlete ka, stable ka na din doon. Kasi, kompleto yung mag-receive kung mayroon kang allowances, mayroon kang dormitory. So, inactive, lalo na pag nag-gano ka, nag-medal ka sa high-level competition. So, parang, absorb ka na doon. Ano po coach, mabibigay mong advice sa mga taong gustong maging athlete? Advice ko sa kanila? So kung gusto mo talaga maging athlete, siyempre nasa puso yan eh. Doon kasi nagsimula yun. Kasi kung athlete-athletan ka lang, ibang ano naman yun, ibang side lang yun. Kung gusto mong maging magaling na atleta, na kailangan mo talaga, number one dyan, meron kang disiplina. Kung yung disiplina mo, kasama na yun yung pag-manage ng time mo, lalo na pag-estudyante ka. So, may time ka sa pag-ensayo, tsaka may time ka rin sa pag-aaral. Tapos sabayan mo nga sa pag-aaral. Siyempre, tsaka panalig ko sila sa Diyos. Sabihan na kita, coach, ha? Okay lang. Okay. Salamat po, coach, sa oras niyo. Salamat po sa binigay sa amin. Sana po ay nakatulong po kami sa inyong lahat. Ilan po. Maraming salamat. Paalam. Ito, coach. Ito pa rin.